Hello guys! For today's video, tuturuan ko kayo ng aking tips na mismong ako mismo, ang mismong-mismo talaga, promise. Ha! Just lang. Na ito nga, may na-discover akong bagong combination para sa aking sabog-sabog na buhok. So, gumamit ako dito ng kakanggata or gata ng nyog. Kaya yan, nagpatulong ako sa aking mister na ipagtutud ako ng nyog. So, ayan yung ano. Nakuhang gata. So, after naman kudkudin ng mister ko, syempre, pipigaan natin para makuha natin yung pinakagata. Huwag po natin hahaluan ng tubig. Ito na yung naipon nating gata. Yan. So, naisip ko kasi, may mga videos ako na napapanood na pag sabog-sabog yung hair mo, pwede mo siyang gamitan ng conditioner, tas lalagyan ng coffee. So, nag-isip ako ng ibang alternative sa conditioner. So, naalala ko before, nung malilit kami yung mama ko, nilalagyan kami nito, gata ng nyog. So, isang piraso lang to, no? Tapos, tatry natin lagyan ng coffee. Titingnan natin kung ano yung magiging effect sa hair ko. Since yung hair ko is sabog-sabog, kaya naisip kong magawa nito. So, let's go! Yan. Ito yung ating gata. Medyo madami rin naman to. Tapos lalagyan ko ng dalawang coffee. Pero tatry ko muna ng isa lang. Ito ay susubukan ko lang po. Wala pa po ako napapanood na ganitong ginawa. Pero in my idea, mukhang tingin ko e-effect naman yung coffee. Since yung coffee, napakaganda niya talaga sa hair. Tapos, ganun din yung gata. Napakaganda din sa buhok para sa pagpapashine at pagre-renew nung health ng hair. Kaya tingin ko naman, mas magkakaroon siya ng magandang effect kung ito yung gagamitin ko. Kasi before, ang natry ko lang is yung conditioner. So, this time, ang itatry ko naman is yung mismong gata at yung coffee. Yan. Mix lang natin mabuti. And we'll see kung ano yung magiging effect niya. So, dagdagan pa natin ng isa. Ang bango, para siyang ano, amoy dalgona. Bango. Kasi ano siya eh, talagang purong gata ng yog tapos coffee. Kaya yung amoy ang bango. Fresh na fresh. We will see kung ano yung magiging result. Magkano lang ang magagastos nyo. Yung nyog, hiningi ko lang. Since malapit kami sa bukid. Tapos yung coffee, bumili lang ako 3 piso isa. So, 6 pesos lang yung nagastos ko sa mixture na to. At titingnan natin kung ano yung magiging effect sa hair ko. Papakita ko sa inyo mamaya kung gaano ka-damage yung hair ko. Kasi nung bago ako manganak, nagpagupit ako ng hair ng maikse. Tapos nung humaba na siya, since natural hair, yung hair ko talaga is wavy at sabog-sabog. So this time, sana makatulong. And I think makakatulong talaga kasi nga healthy yung coffee sa hair, healthy din yung gata sa hair. So, yung combination na yon tingin ko is magiging maganda yung result. So, try na natin. Mukhang okay na to. Tunaw naman na. Try na natin ilagay. Yan. So, ito po ang katotohanan sa buhok ko. Yan. Ang hair ko po talaga ay na-disaster na. Kaya lagi ako naka-pony. Yan, natural hair ko na po yan. Yung hair ko po wavy. Tapos nung humaba, nag-fly away na po siya. Kaya susubukan po natin i-restore. Baka sakaling makatulong. Ibababad lang natin ng 20 minutes after nating ilagay. So, i-apply lang natin. Yan, dyan. Kamayin na natin. Ma-healthy kasi ang gata ng nyog sa hair. So, dito tayo sa lababo para hindi siya
magkalat. Para pag tumulo, okay lang. Yan, i-apply lang natin ng ganyan. May mga ano pa yan, yung parang buo-buo yan, yung sapal ng nyug. Kasi nung piniga ko, may mga natira. Hindi ko na inalis. Yan, mukhang effective guys. Oh, tumutuwid yung buhok ko. Tumitigas agad. Pero pag medyo makapal yung buhok nyo, siguro better dagdagan nyo yung gata. Kung wala naman kayong mahihingang gata, pwede naman kayong bumili sa palengke, mga 20 pesos. Tapos ipakayod mo na. Ang bango. Ang bango niya, guys. Yan, naglagay na ako para mamaya habang nanonood kami ng TV, ng especially for you, nabababad na siya. Para after noon, pwede na ako maligo. Na. Ito, nilalagay. Gusto ko nang iburos eh, kaso baka kulangin yung ibang part. Na. Ang bango, para siyang ano, alam mo yung amoy ng espresso. Yung amoy nung kapimbara ako. Sa, ang sarap. Tsaka ang lamig sa ulo, nakaka-relax. Nakaka-relax siyang ipahit. Sarap kainin. Sa likod naman, huwag niyo napansinin yung kilikili ko kasi nangitim yan after ko mga hindi pa nakaka-move on. Nagmo-move on pa lang siya. Yan. Mukhang kulang ah, kasi wala pa yung likod. Habang tulog yung baby ko, maglagay na tayo. Ang bango talaga. Konti na lang, konti na lang. Sana umabot. Kasi yung likod hindi ko pa nalalagyan. Yung husband ko magugulay ng langka. Habang ako eto, naglalagay ng gata sa hair. Tumuwid na siya guys, oh. Nakakatuwa. Kasi yung gata na nyo, pag nilalagay yun, nakakatuwid din yun ng hair at the same time. Nakakashine. Oh, tingnan nyo siya, oh. Oh, tigas po, di ba? Oh. 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 Permeating. Yan. Bagong ano po to? Bagong discovery. Malalaman natin ngayon ang effect sa buhok ko. Simulan natin nakatang. Sausaw natin kasi sayang. Baka masaid. Yan. So, ayan na siya guys. Ubus na, wala na laman na. Hindi. Iintay na lang tayo ng 20 minutes bago natin anlawan. Yan, ganyan kadami po yung natatanggal sa hair ko. Kaya talagang nag-isip na rin ako ng paraan. Kung ano ba yung pwede kong gawin para malesen yung hair fall tsaka mabawasan yung damage ng buhok. So, habang naghihintay, binalutan ko muna siya ng plastic kasi naisip ko nga habang nanonood kami, baka magising yung baby ko. So, pwede ko siyang daling kasi nakabalot naman yung plastic ang hair ko. So, ayan guys, magbabal lang na tayo ngayon kasi naka 20 minutes na po itong babal. Kaya, magkakaalaman na po kung ano mangyayari. Let's go!
So, ayan, makapagbalaw na po tayo, no? So, syempre, hindi pa natin makikita yung totoong result kasi basa pa siya. So, kailangan natin i-dry muna to. Kailangan natin patuyuin para makita natin kung pag natuyo ba is buhag-hag pa. So, itang papatuyuin po muna natin. Dahil wala tayong ang tawag doon, blower. Yan, dalawang fan gagamitin natin para sa pagpapatuyo ng ating hair. Yan. Diba? Parang mabilis. Yan. Sorry, wala tayong budget. Kaya kamay-kamay na lang. Hindi muna tayo gagamit ng suklay. Kamay-kamay mo. So, sana naman mabilis magpatuyo, no? Para makita natin agad yung result kung bubuhag-hag pa rin ba siya. Pero I'm very sure na maganda yung magiging result kasi sa texture pa lang feeling ko ang smooth niya. Tapos parang hindi siya yung katulad before na parang sobrang sabog. Parang ngayon mas nagdikit-dikit yung mga hair. Kasi dahil na rin nga sa ano, sa gata ng nyog. Kasi nakakaano talaga yun ng buhok eh. Nakaka-shine, nakaka-glow. Kung gusto nyong maging shiny yung hair nyo, maglagay lang kayo ng gata. Tapos yung coffee naman, sobrang healthy talaga nun sa hair. Maraming use yon, even sa face. Pwede rin yon. So patuyuin lang muna natin. Ano kaya ang bill sa kuryente pag ganito? Patuyuin muna natin. So magandang makita nyo kung ano yung totoong result. Huwag na natin i-stop para kita nyo talaga. Hindi siya basta-basta natutuyo kasi nga may gata. Tsaka medyo makapal kasi yung hair ko. Kailangan kong bumaba, bababa tayo kasi wala akong supply dito. So medyo tuyo-tuyo naman na. Baba muna tayo kasi nasa taas ako ng bahay. Yung supply nasa baba. So let's go! Baba muna tayo! So, ayun na guys! Ang ganda ng naging result. Actually, tuyo na siya. Kaso nga lang, mukha pa rin siyang basa. Kasi nga yung effect ng gata, nagiging wet look yung hair mo. So, natuwa naman ako, no? Kasi hindi na siya buhag-hag. At the same time, shiny yung hair ko. Tapos, malambot, madulas, saka ang bango. Ang bango po. Ang problema nga lang, mukhang umaga hanggang maghapon. Mukha kong bagong ligo kasi nga wet look. Pero maganda siya guys. Try nyo. Effective. Ayan, try nyo siya guys. Ayan o. Ganda. Wet look nga lang. Wet look. Yung kahit hindi kayo maligo, mukha kayong naligo. So, yun lamang po. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. And like my videos. Thank you and God bless.